Alright, you good day mga kabakal. So may small job na naman tayo. Okay, so tamang-tama ito ko sa ating mga kabakal na interesadong matuto about sa drawing. So ang ating materials ay universal beam ito mga kabakal, UB kung tawagin. Okay, so yung unang na-discuss natin ay UC naman yon, universal column. Ngayon ito ay universal beam. Okay, ito yan mga kabakal, yung ating material ay 360 UB. Okay, so ibig sabihin ng UB na yan ay universal beam. Ang 360, yan yung size ng ating material. Alright, 45, yan yung kilo niya per meter. Okay, so ang haba niya ay 6,123. Ngayon, i-times mo yung 45 per meter, yan yung kanyang bigat, 273.7 kg. Ito naman, yung 308.6 kg, yan yung kabuuhang bigat, mga kabakal. Yan yung kasama na yung mga Sipperlin cleats and din yung ating angle on. Ngayon, ang pangalawang materials natin, ito, quantity 3, tapos 90 by 10. 90 ang lapad or size, and then 10 yung kapal, 10 mm. EA, ibig sabihin niyan, equal angle. Ang tawag sa atin dyan ay angle bar. Dito naman, ang tawag dito ay angle on. Okay? Equal angle. Ibig sabihin ng equal angle ay 90 by 90. Magkabilaan ang sukat. So katulad dito sa mga baguhan, ito ang tinatawag na equal angle. Okay? Kung magkano, kung ilan yung sukat nito, ganun din yung sukat dito. Kaya tinawag siyang equal. Okay. So ito naman mga kabakal, yung mga CNC na to, yan yung mga number ng kanyang mga plates. Okay, yan yung mga quantity, and then lapad, size, and then kapal, PL, plate, tapos yung mga grade na yan, haba, and then bigat. So dyan yung makikita lahat sa may materialis. Okay, so hindi naman kayo malito mga kabakal, kasi bawat materials mga kabakal na kinakabit natin sa ating universal beam ay mayroong sariling number. Okay, ngayon dun lang natin chichikin yan sa may materialis kung tama yung size and then yung kapal at sukat ng mga butas. Ibig sabihin nga pala ng RA na ito mga kabakal ay rupture assembly ha. Okay. So ang welding symbol ng ating rupture assembly or beam ay sa Sipperlin cleats ay pellet weld 6mm both side, tapos all around dyan mga kabakal, paikot. Okay. So ang sinasabing 6mm na ito mga kabakal, yan yung leg ng ating hinang. Katulad nito, di ba? Ito ay 6mm and then dito ay 6mm. So yan yung leg niya mga kabakal, leg kung tawagin. So yan yung hinang ng ating mga cleats, Sipperlin cleats or plates. Dito naman sa may ating equal angle or angle on, ang tawag dito, dito sa may base niya na magkukontakt sa ating beam ay double bevel all around siya mga kabakal. Okay? So para maintindihan sa mga baguhan, ito yung itsura ng double bevel. Alright. So ayan. Bevel, bevel. Kaya naging double bevel. Kapag isa lang yung bevel, ay single bevel ang tawag doon. Okay. Balik tayo sa drawing ulit. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam nitong guhit-guhit na to, cloud ang tawag dyan mga kabakal. Sa mga hindi nakakaalam ng cloud na yan, kaya nilalagyan ng cloud dyan yung drawing, dahil may binago yan mga kabakal. Binago yung sukat or binago yung materials or binago yung posisyon. Okay? Ngayon, ang tawag dyan mga kabakal ay revision drawing kapag binago. Okay, naintindihan. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit mayroong parang crack yung ating drawing, yung ating materials, yan ay tinatawag na short break. Okay? So, pinaiksi lang yan mga kabakal. Okay, kapag tiningnan mo sa drawing ay sobrang iksi, pero 6 meters 'yan. 'Yon ang tinatawag na short break. Ngayon, sa pag-layout naman mga kabakal, hanapin natin kung saan tayo mag-zero. Ayan, kung zero natin dito, ngayon magsukat lang tayo ng 887. 'Yan 'yung sukat ng ating plates, 'yan. Sundan lang natin. So ganun lang kadali. Itong
plates natin, yung sukat niya, ito. Dito yan, magbe-base. Tapos dito naman sa baba niya, ito yung sukat niya, 5006. Kasi nakaano yan mga kabakal? Naka-angle siya yung ating plates. Kung anong angle ng ating materialis dito, ganun din yung angle ng ating plates. Nakasunod dyan mga kabakal. Pero dito naman sa dulo na to ay naka-square naman yung ating materialis. Pati itong mga sipperlin plates ay naka-square yan. Pati yung ating angle on, naka-square. Equal angle. Susundan lang natin yan. Yan, oh. Yan yung mga sukat. So hindi na tayo malito yan kapag sinunod natin yung mga sukat na yan. Ngayon, ang tingnan naman natin ay araw. Okay. Sundan lang natin yung araw mga kabakal para malaman natin kung anong posisyon ng plate. Kung anong posisyon, kung ano, paano ikabit. Okay? Kasi hindi natin makita ito mga kabakal dahil ito ay naka-side view sa atin. Naka-side view sa atin, so ang likod niyan hindi natin makita. Kaya kailangan natin ng araw para makita natin yung buong detalye doon sa likod. And then posisyon ng plate and then yung sukat ng butas. Okay, katulad nito, A. Si A, ang tinuturo niya from inside to outside. Ngayon, tinuturo niya kung anong posisyon nitong plate na to, yung sipperlin plates, and then yung ating equal angle. So, hanapin natin si A. A, ito, section A or si details A. Ayan, yan na yung posisyon ng ating plates. Ayan, yan ang posisyon ng ating plates. Yan, kung makikita nyo, yung ating plate ay nasa sentro lang ng ating materials na universal beam. Kunin mo lang yan yung sentro ng ating universal beam, and then sentro ng plates, pagtatapatin mo lang yan, okay na. Ngayon, ang pinaka-importante, kunin mo itong sukat na to. Mula sa sentro ng butas hanggang dito sa may ating universal beam, kailangan ma-reach natin yung 115. Okay? Kasi kapag hindi natin tiningnan yung arrow, may posibilidad na itong part ay dito natin mailagay yan. Okay? Ngayon, kung makikita nyo, bakit tinawag kong equal yan, center lang, kasi kung makikita mo dito, mula dito sa labas ng ating plunge ay 46. So, equal yan mga kabakal. Next, itong posisyon naman ng ating angle on. Okay, ang posisyon ng ating angle on, ayan. Mula sa sentro ng butas niya, kailangan 60. And then dito naman, may butas yan sa likod. Ito yan mga kabakal. So, ito yan, yung 150. Okay? So, kung makikita nyo, naka-imaginary line. Ito. Ibig sabihin yan, yung isang side niya, dito yan mga kabakal. Okay, hindi lang makita dahil nakatago. Nakatago dito. Kaya hindi makita yung isang side dito. Okay? Pero kapag tiningnan mo mula dito, papunta dito, ito ang makikita mo. Alright. So, itong side ay nakaharap sa atin. So, magiging ganito yung itsura. Ayan, nakaharap sa atin. Kapag tiningnan mo naman dito, nakatago ito. Yung isang side. Okay. Ang next naman ay B. Okay, si B. Ayan. From outside to inside naman yung kanyang at point. Ngayon, tinuturo niya kung anong posisyon itong ating plates na may butas. So, connector yan ang tawag. Kaya kailanganin natin si B, si arrow, para makita natin kung saan nakaposisyon to. Okay? Para alam natin kung nakaharap ba to sa atin or nakatalikod doon sa kabila. Okay, ngayon, hanapin natin si B. B, okay. Ito. So, dito tayo nakatingin. Nakapoint tayo, nakaharap. So, ang plate, ang connector plate ay dito sa atin nakaharap. Nakaharap sa atin. So, ito yan mga kabakal pag tiningnan mo sa may 3D or isometric view. Right? Nakaharap sa atin. So, ganun lang kadali mga kabakal. Ito namang si C, ang point niya from inside to outside. Yung point ng ating arrow. Ito ang pinapakita niya. Dalawang plates na to. Okay, kung makikita nyo, solid line, ibig sabihin nakaharap sa atin yung isang material. So, hanapin natin si C. C, ayan. So, dito tayo nakatingin. Okay. Ako yan. O, nakatingin tayo dyan. So, kaya solid lane dahil nakikita natin. So, ngayon, ang tinutukoy ni C, yung posisyon at saka yung measurement ng kanyang butas. Ito yan mga kabakal. 60. And then sa kabila, 60 din. Okay. So, ito yan mga kabakal. Ngayon, pag tinignan natin sa may 3D, ito yung maging itsura. Okay. Ngayon, para maintindihan, ito yung ating actual, mga kabakal. Pakita natin. Ang zero natin mula dito, hanapin natin itong 887 and then 2587. So, ito yan mga kabakal. Ito yung ating materials.
na ayon sa drawing. Ang angle on natin dito sa may baba. Okay? Tapos yung plate na connector plate natin, ito, nakaharap sa atin. So yan. And then yung dalawang plate, ito yan mga kabakal. Ngayon, mula tayo sa may zero. Ayan, para mapakita ko rin sa inyo kung paano magbasa ng metro. Okay, so ang hinahanap natin ay si 800. Ayan, mula dito yung 10, equivalent yan ng 100, 200, 300, 400, 500, and then 600, 700. Ngayon hinahanap natin 887. Ayan, 800, tapos hanapin natin yung 87. 80 yan mga kabakal ha, kasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ngayon, 87 yun mga kabakal, 887. Ngayon, itong guhit na ito mga kabakal ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan yung 7 natin, 87. So tapat sa ating si Parlin Glitz. So ganun din dito mga kabakal. Para hindi tayo malito. Okay. So yun lang mga kabakal, no? Kunting kaalaman lang mga kabakal. And then, universal beam. Lagi yung tandaan mga kabakal, ang universal beam ay mas maiksi yung sukat ng kanyang flange kaysa kanyang web. Mas mahaba yung sukat ng web kaysa kanyang flange. Kaya kapag tiningnan mo, I-beam. Ayan o, I. So yan ang I-beam. Okay. So kunting kaalaman mga kabakal, yun lang. Thank you and God bless.